Hi mga ka-friendships! May adlaw sa tanan. So, ngayon mga ka-friendships, Saturday, February 25. So, umaga pa mga ka-friendships. Pero nakarap ko ngayon sa laptop kasi meron akong kwento or kwentong i-share sa inyo mga ka-friendships. Paalis ako. Actually, hindi pa rin ako nakaligo. Maliligo pala ako after nito ng content natin. Kasi pupunta ako ng Rizal. Magbabanding kami magkapatid. Pero hindi alam ng mga kapatid ko na pupunta ako ngayon doon. Kasi ang alam nila is March 4. E kaya lang, magiging busy ako sa March 4 next week Saturday. So, ang gagawin ko, ngayon na lang ako pupunta. At mamaya lang ako i-message yung kapatid ko na on the way na ako sa doon. So ngayon, mga friendships, ito na nga kung bakit ako ang aga-aga nag-vlog or nag-video, gumawa ng content ngayon. Kasi mga friendships, mayroon tayong ka-friendship na nag-message sa FB page natin. Actually, yung tanong niya, hindi naman siya bago sa atin. Kasi itong tanong niya ay natanong na to ng iba nating mga friendships na teachers na applicants. Ngayon, diretso ko yung sinagot ha, pero ito kasi hindi ko siya, sinagot ko siya ng lahat. Sinagot ko siya, kaya lang gusto kong tumawa ngayon, gusto kong i-share sa inyo yung convo namin. Kasi, at saka para din sa lahat ng mga ka-friendships natin ha, baka may pareho kayong katanungan dito, o kaya nahiya lang kayong itanong sa akin, ganun. So ito na, pero hindi to alam ni Sir ha, na ginawan ko ng content ang usapan namin. So gusto ko munang i-shout out si Sir Dennis Mirabueno. Hello Sir Dennis Mirabueno. Shout out po sa inyo. Alam mo Sir Dennis, natawa talaga ako as in sobra. Kaya pero thank you sa time ha, sa pagtatanong mo rin sa akin. At don't worry, hindi po ako natuwa ako, natatawa ako sa iyo sa mga pinag-usapan natin. So ito na mga friendships. Yung katanungan kasi ni Sir Dennis ay about sa TRF, 'di ba? Kasi ito yung TRF para to sa mga new guidelines na yung divisions na gumagamit na ngayon ng new criteria na for hiring teacher 1. So yung tanong niya, I mean yung usapan namin ay Bisaya kasi Bisaya, si Sir Bisaya din ako. So nag-uusap kami ng Bisaya. Pero subukan kong i-translate into Tagalog para at least yung mga ka-friendships natin, yung mga Tagalog, nakakaintindi din sa usapan namin. Para hindi na sila magtatanong sa akin ulit sa FB page natin kung meron sila katanungan na ganito. So ito yung usapan namin. So, as a beginner sa magparanking, pwede na ako to gamiton ang answer sa TRF. So nagtatanong si Sir Dennis kung yung binibigay kong sagot sa TRF ay pwede ba niyang gamitin at isasagot doon kapag mag-a-apply na siya for teacher 1. Ang reply ko ay yes po pwede sir. Yun. Ito yung next niyang comment or message sa akin. Unya daghan man kaayo mi sa imong pasahan ato, okay ra di ay sir kung halos parehas amo ang answer puhon sa TRF. So I reacted his message na emoji na tumawa. Yun, kasi natawa ko eh. Ang reply naman ko naman sa message niya, kasi sabi niya doon sa mga Tagalog dyan, nakaintindi ng Bisaya, sabi niya, so okay lang pala sir na magkapareho kaming lahat, ang dami namin na binigyan mo ng copy, kaya tumawa ko noon. Tapos so yung sabi ko, oo correct, daghan jud kaayo mo, so mag-expect jud ko na makapasar mong tanan, kay gikapoy ra ba jud kaay kung tinuplok lang makasend og copy sa inyuhang tanan. Hihihi. Sabi ko, reply ko doon sa mga Tagalog na sabi ko, oo tama. So, mag-expect talaga ako na lahat kayong nabigyan ko ay makakapasa sa or malaking points doon sa part ng TRF kasi tawag niyan, lahat kayo ay binigyan ko ng copy. So, nag-heart si Sir Dennis. So, sabi naman niya, salamat kaayo, sir. So, dili ragaha mi ma-question ato, sir, if same me nga district nagparank, then same me og answer. sabi niya, hindi lang ba kami ma-question kasi kung sa same district sila or division nagpaparank, and then malaman or makikita ng hiring committees na pareho yung mga sagot namin lahat ng mga applicants kasi
lahat ay para nabigyan ko ng copy, pareho lahat ng sagot. Tapos I reacted ulit na tumawa sa message niya. And then, sabi ko naman sa kanya, edit na lang po ginagmay sir para dili alat. Sabi ko sa Tagalog noon ay paki-edit na lang din sir ng konti para hindi halata na pare-pareho lahat ang mga sagot ninyo. Tapos sabi niya, matik na yun sir, edit sir. So last question niya ito, if naanami sa point nga nag-answer na sa TRF, allowed ba mi mo gamit og cellphone or any extra paper kay ako ara ba gisulat sa papel ang reflection sa 9 and 10 objectives nga imong gihatag. Salamat sa tubag, sir. Siya pa din to, Sir Dennis pa din to. Kasi ang habang nag-usapan namin kanina. Pag-gising ko kasi kanina, binuksan agad ko yung FB page ko. Kaya dami niyang message. Siya yung inuna ko doon sa binireplyan. Sabi ko, joker man ka, sir, oy. Tagalog ko muna yung kanina, ha. So sabi niya, allowed ba or pwede ba magdala ng cellphone or extra paper kasi sinulat daw niya sa papel yung sample TRF na binigay ko. So sabi ko naman, joker man ka sir, oy, sige, iipit na lang huwag tarong na dili makita sa hiring committees or proctors. Sabi ko, iipit na lang itago ng maayos na hindi makita ng mga proctors or hiring committees. So yun, tapos tumawa ako, hihihi. Tapos, kabalo na biya ka sir, basta taga diradapit sa ato, halos tanan mga joker. Okay, so salamat, hinahinay di ay sa ating familiar. So, hinahinay na di ay ta, anig familiarize and memorize sa mga answers na gihatag ni mo, sir. Tapos, actually sir, dagkan pa jud ko mga kauban nga wala pa idea about reflection. Ug isa na ko dito maotonggi. Sige ko pray sa iyaha kung unsaon manina ko, then later na nag-YouTube ko og dito nakita, dito tika nakita. Nag-YouTube siya. Wala siyang alam kung ano ang TRF sa new guidelines, anong gagawin. So nag-YouTube daw siya kaya nakita niya ako, napanood niya yung video ko dito. So salamat kay gihimo kaniya og instrument sa mga tao nga nang nahanglan og tabang. Sabi niya, thanks God kasi ginawa kang instrument ni Jesus Christ na tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Thank you so much, Sir Dennis. So sabi ko na, daghang salamat kayo, sir. Keep safe and healthy always. God bless and fingers crossed. Yun, edang usapan namin. So, after na usapan namin, sabi ko, napaisip tuloy ako. Hindi lang pala ako tumulong ng mga namimigay ng documents ko. Nagko-coach din ako paano magkopya. Charot. Hindi, kasi ganito yung mga friendships. Naalala ko lang, dito sa kwento namin, sa convo namin ni Sir Dennis, naalala ko lang yung nag-aral pa ako ng high school. Sabi ko may nakita kasi akong nagka-copy, ganun. Hindi ko sila sinasaway, hindi ko sila sinusumbong. Hindi dahil pumapayag ako na magko-kopya sila, kundi dahil hindi ko alam ang kwento nila, kung anong ginawa nila kagabi, kung bakit hindi siya nakapag-review. Hindi ko rin alam ang kwento kung bakit nang kopya sila during the test or exam. Kasi malay natin, baka nagbakasyon yun or napuyat, napagod, anong ginawa nila kahapon, yung kagabihan na yan bago ng araw na yun ng exam. Diba? Ang hirap mag-judge ng isang tao na hindi natin alam ang buong kwento. Ang alam mo, kasi kung pagbabasihan mo lang yun ng kopya, alam natin mali yan. Pero kaya lang, alamin mo din ang dahilan, ang rason kung bakit ginawa niya yung bagay na yon. So, yun. Kaya, alam na, kilala ako ng mga classmates ko. Kilala nila ako kung hindi ako nagre-react. Kasi, ako very competitive ako eh. I mean, ako, hindi naman ako nagmamayabang. Ano talaga ako? Kailangan akong ready. Kailangan kong
prepared ako sa lahat ng bagay, kung alam ko yung anong darating, ano yung gagaw, ano yung activities or exams ko, ano man, lahat, basta kailangan ko ng mga classmates ko. So yun mga ka-friendships. So sa inyo na yon, kayo nang bahala kung paano nyo diskartihan yon. Basta edit na lang, kasi yung binigay kong TRF, ano yon, examples mismo yon sa mismong lalabas, kasi yung TRF same lang din yan sa EPT last, I mean sa old criteria, na lahat ng divisions sa buong Pinas ay pare-pareho lang din yan sa EPT, yung English Proficiency Test. Kaya lang teacher reflection form ngayon sa bagong guidelines. Pare-pareho lang din yan. Mga lalabas na yan, mga objectives na yan, mga situations ibibigay na yan. Gagawa kayo din ng TRF at saka DLP niyan. Kasi hindi lang naman ano eh, on the spot na magagawin yun eh. Kaya lang magkaibang araw, hindi siya magkasabay yung TRF at saka DLP sa mismong araw ng araw na yon sa interview mo, sa demonstration teaching mo. Magkaibang araw yun kasi madugo ang TRF, madugo din ang DLP paggawa. So tulad din dati sa old criteria, magde-demo ka, mag-interview ka sa ibang araw, at ibang araw din yung EPT, yung English Proficiency Test, old criteria. So yung mga friends, thank you so much. Kung mayroon ka katanungan, katulad kay Sir Dennis, so huwag niya tanong, kasi alam niyo na ang ano na ang kasagutan. Kasi pare-pareho kayo, ang dami ko kayong binigyan. Hindi ko na mabibilang. Kaya gawin niyo lang yung best ninyo na sa part na 'yan, makabawi-bawi naman kayo kung saan kayong part ng pointing system na mahina or konti lang yung points makuha ninyo. So thank you so much for watching dito. Hanggang dito sa dulo. Sana natuwa kayo sa kwento ko. Kwento ko lang yan. And shoutout ulit kay Sir Dennis Maribueno. Sorry for sharing this convo natin kanina, sir. And ingat kayo parage. Cross fingers, good luck, and see you sa next video. Bye!